masaya daw si Ding Dong Dantes para sa kanyang former girlfriend na si Caril, who tied the knot with band vocalist Yael Yuzon last week. Very, very happy. Very, very happy. Hindi ko naman ma-assume na lahat ng tao yun ang gustong ending. But knowing her, kahit papano, di ba, we've been together for some years, I know that is also one thing that she's looking forward to, and I am so happy that finally God has given her this gift of having a family of her own. Posible pa rin bang maging magkaibigan sila ni Caril? Oh, wala namang problema. Yeah. Pagdating doon, hindi naman din siguro, like what I said, hindi na pinaplano yan. Hindi rin siya sinasadya, di ba? O if the right time will come for that, I mean, since naging maayos naman ang aming, di ba, paghihiwalay, so I don't think naman na kailangan ding sadyain yung mga ganong pagkakataon. May plano na rin si Ding Dong at ang nobyang si Marian Rivera na lumagay na rin sa tahimik? Kung po pwede ko lang talaga magbigyan ng specific na sagot yan, I would love to. Dahil syempre, ako rin may mga ganong katanungan na gusto kong masagot sa sarili ko. But then again, hindi naman po pwedeng sa akin lang. It deals with two people. Andyan siya, the other end of the equation. So it's a thing na we both have to agree upon. And again, sabi ko, in God's time, if it will happen, it will happen. But I'm very, I feel positive about it. And isa sa mga bagay na pinapanalangin ko na kung dumating man, magiging sobrang masaya ako. Samantala, noong Linggo, March 23, isa si Ding Dong sa 800 estudyanteng tumanggap ng kanilang college diploma sa West Negros University sa Bacolod, kung saan nagtapos ang Kapuso actor ng kursong Business Administration. Number one, importante para sa akin talaga yung education. Magmula noon, kasi nung nagsimula ako sa pag-aartista, ang usapan namin ng mga magulang ko, sige, papasukin ko to, pero kinakailangan talaga na tapusin ko siya, which I did. I finished high school. And nung college, medyo nahihirapan nga lang ako. Pero sinabi ko naman sa sarili ko na hindi siya matatapos dyan. Kailangan talaga yung pangako ko sa kanila, matutupad ko. At the same time, pangako ko sa sarili ko. I'm glad that I went back kasi mas naintindihan ko siya, mas na-apply ko siya. Kahit nasabihin nating ginagamit ko na siya sa mga existing na businesses na meron ako, iba pa rin talaga na maintindihan mo yung theory. So, it's really different to know what you're doing rather than ginagawa mo lang dahil for experience. Ilan taon ding binuno ni Ding Dong ang kolehiyo, at kahit abala sa kanyang karera, pinilit ni Ding Dong na makapagtapos. First 2 years ko sa college, nag-San Beda ako. Tapos 4 years, nag-Ateneo ako. I had to take a leave of absence nung time na yon sa Ateneo. So, indefinite leave siya nung mga panahon na yon. Para mabuo ko yung program, naghanap ako ng isang paaralan kung saan mako-complement yung nakuha ko dati. Kahit may taping ako, kahit sa manager ko sinasabi, may schedule talaga ako na allotted na lumilipad talaga ako doon sa Bacolod at least once a month. At tuwing pupunta ako doon, ang tinatawag na face-to-face with the professors, may consultation din siya. So yun yung isang araw na nandun ako, lahat ng mga professors ko, minimeet ko siya. Isa nga ba sa dahilan ng kanyang pagtatapos ng kolehiyo ay ang plano nitong pagpasok sa mundo ng politika? Siguro, think of it as if always naman lahat tayo, we are all entitled to do something under the theme of public service. Especially kapag kahit nasa media tayo, public service din naman to. Entertainment is in a way public service because we give entertainment. And siguro, it's just a matter of defining kung anong klase mga levels yan. Pero ever since, kahit nung nag-start ako, even when I entered this business, syempre my heart is always for the audience, for the people.